Yo, welcome sa isa na namang Flip Top content at dito ay pag-uusapan natin yung mga rare na battles. Actually, may nagawa na akong commentary about sa mga unique battles na ililink ko na lang sa comment section para sa mga hindi pa nakapanood. Pero ngayon nga, ang i-feature natin ay yung mga talagang ultra rare, yung tipo na once lang nangyari sa history ng Flip Top. Tulad lamang nung battle ni Nico at Maxford sa Ahon 6 way back 2015. Nico, na ngayon mas kilala na sa pangalang Akata, was supposed to battle Maxford sa day 1. Kaya lang, nagkasakit daw si Maxford nun kaya hindi siya nakarating nung event na. Kaya ang ginawa ni Sir Arik, tulad ng mga naging solusyon nila ng mga hindi pagsipot ni Fonger sa dalawang laban that same year, ay kumuha siya ng replacement MC para maging 2-on-1 yung battle. Parang band-aid solution siya para at least hindi naman masayang yung ginawang preparation ni Nico. Si Tyke ang kinuha dito na kilala bilang isang veteranong freestyler. Ang kulit nga kasi bago na itong Ahon ay nagbattle na tong dalawa nung nakaraang event, Nico versus Tyke sa Aspa Country. Dito nga sa Ahon, nasa day 3 na ginanap sa labas ng San Juan Gym ay magkakampi na sila. Pareho nilang ididis si Maxford. Naging maganda naman yung mismong battle kasi naspit ni Nico yung baon niya at entertaining din yung mga on the spot na hirit ni Tyke. Pero kaya to naging ultra rare kasi bukod nga sa ginawang pamomonger ni Maxford, ay pata kasi yung video ay namonger din dito. Nawala yung clip ng battle kaya nung in-upload to sa channel ng Flip Top ay audio lang siya. After nito ay nakabawi pa naman si Maxford kasi naka-anim na battle pa siya sa Flip Top, including yung Dos Por Dos nila ni Snap noong 2017 kung saan ay nagka-moment pa sila. Ito mangyayari, syempre, si Nico baon niya pa rin halong freestyle. Tyke freestyle, siya bahala kahit kailan niya putulin. Pagkaputok sa dibdib, bang! Kay pagkabagsak, backtrack, backstab, saksak sa likod pa akyat, hanggang sa bungo may magkrak-krak, alias manero pagkababak-babak sa utak, tak-tak, at yun mo to saw-saw-suka na sa swak-pak. At last sa leeg, hanggang sa ito'y mawak-wak, pugot ulo sa ring idak-dak, pagkalapag ipag-pag, hanggang sa matag-tag baka, sakaling matauhan patumbistak na mag-backout bago pa siya ibadi pagkatisidlit sa backpack. Loy, masabi ko kasi pag tumanggap ka ng battle, responsibilidad mong humarap. Maganda o mapait man mangyari sa buhay mo, ang pagkatalo o panalo dat kailangan matanggap. Hindi yung hindi ka nakapagsulat sa kapabayaan mo tapos magdadahilan ka. Asan yung... ano? Hindi. Paita mo yung reseta kay Enigma. Na talagang may sakit ka. Ha? Punta ka ospital, pa-check up ka, pa-picture ka. Eto sir, totoo talaga, hindi ako nagdadahilan. Eh, nakakaya kayo eh. Isa rin sa mga kakaibang battle ay nangyari noong second event pa lang ng Flip Top, 2010. Sa isang podcast guesting ni Sir Enigma sa Cool Pals, shoutouts pala kay Sir Jomar J na nanonood din dito na isang Cool Pal. Or kung meron ng ibang Cool Pals dyan, shoutouts din sa inyo. Na-share nga dito ni Arik yung kwento sa Team versus Dimebag Daryl na battle. Kung papanoorin nyo kasi yung laban ay rounds lang ni Team ang nasali sa video. Hindi ako nakanood ng live nito kaya for a long time, nagtaka ako kung anong meron sa battle kung bakit hindi nalabas yung rounds ni Dimebag Daryl. Marami rin dyan yung one time lang nakibattle as ayaw na. Marami. Dapat pa nga sa, ano, sa pangalan pa lang niya, dapat inisip mo ang hindi na siya tanggapin. Eh. Kasi parang pangalan niya, ano, Dimebag Daryl. Tapos parang pangalan ng ano, di ba? Sa Pantera. Sa Pantera. Tapos parang doon pa lang dapat napaisip na ako na, teka, parang hindi ata legit to. Tapos ayun, nung battle niya, parang halos hindi na nga siya tumutugma. Tapos parang bumabanat pa siya ng ano, N-word sa battle. Although gets ko naman sa Pinas, parang may maibang na mas maluwag pagdating sa ganun. Pero para sa akin, dahil alam kong lalabas siya sa YouTube at mababalikan siya balang araw, ganun palang kaaga, parang naging sensitibo na kami doon. Hindi namin nilabas yung rounds niya. Kumbaga yung kalaban niya lang yung pinakita. Tapos kada round niya, parang magka-cut, transition na lang ulit pabalik sa kalaban niya. To think na 2010 pa lang ay aware na si Enigma sa mga possible backlash sa mga gantong sensitibong bagay, proves kung bakit siya talaga ang perfect leader ng battle rap dito sa Pilipinas. English conference kasi yung battle, kaya pag nakaroon siya ng global reach ay pwedeng maapektuhan yung movement ng liga na that time ay 1 month old pa lang. Madami pa silang napag-usapan sa 2 oras na kwentuhan dito sa podcast tungkol sa Flip Top at tungkol sa mas personal na bagay. Kaya kung may oras kayo, check nyo lang yan. Pwede nyo mapakinggan yung episode sa Cool Pals via Spotify. Happen to my left! Dimebag Daryl, yo. Check it. Dimebag Daryl, yo! This queer figure's the sass over posters of Derek Ramsey, fucking pussy! But you like it when your old man whips you. Homosexual? Homofaggot shit. You ain't got shit on me. Round 2. Tim, 1 minute. Alright. Year 2012, nung nagka-beatbox conference battle ang Flip Top.
in collaboration with Beatbox Philippines ay nagkaroon ng Minefields events para lang sa mga beatbox battles. Ito ay noong April 11, 2012, hosted by Picoy and Joseph Amara. Hanggang sa mga sumunod na usual event ng FlipTap ay na-include na nga ang Beatbox Conference Battle. Although, umabot lang hanggang 2014 itong conference. All in all, nagkaroon lang ng 17 beatbox battles sa FlipTap. And sa mga battles na to, one time lang nagawa ang konsepto na 3 versus 3 na siya ang sinama ko sa list na to. Sana nga maibalik ulit yung beatbox battle. For sure, mas lalong ma-appreciate ng mga fans ngayon yung gantong very technical na art form. Ito naman, first time din nangyari sa FlipTap ang pag-veto ni Enigma sa panalo ni Slack 1 laban kay Plaridel noong Ahon 12. Sa tinagal na nga ng FlipTap ay madami ng battles ang naging controversial. Mga results na tingin ng karamihan ay questionable yung paghatol. Pero sa huli ay rinerespeto pa rin ng FlipTap yung desisyon ng mga hurado kasi lagi nga namang sinasabi na subjective ang battle rap. Individually, magkakaiba tayo ng standard para masabi kung malakas ang linya. Maaring yung heavy bar sa inyo ay magaan lang para sa iba at yung tingin yung Hawaii na jokes ay maaring corny para sa iba. Tsaka yung mga hurado may kanya-kanya ding set of criteria for judging kaya yung mga dikit na battles ay nagkakatalo lang talaga minsan sa preference ng mga judges. Pero sa case nga ng battle na to ay hindi mo na pwedeng sabihing subjective siya kasi very evident na yung naging problema at pati yung admission of defeat ni Slack 1. Kumbaga kung meron na isang battle na pwedeng i-veto, eto na yon. Tsaka napaliwanag din ni Sir Arik kung bakit nga ngayon lang nila ginawa yung gantong pag-veto ng resulta. Plaridel versus Slack 1! Okay, it's one best para sa kanilang pareho. Ang boto ng orado, makakita talaga kayo ng bias 3-2 magingay para kay Slack 1. Hindi ba? Oh, magandang sabi nila eh. Yeah! First time FlipTap history, kailangan ko talagang i-veto yung judges decision dito. Kaya namin hindi ginagawa to dati pa. Siyempre, gusto namin panindigan yung judges decision. Pero ito, tong battle na to, bilang hindi naman siya tournament battle, hindi siya high stakes battle kung tusin, at medyo mas madaling halimbawa para i-overturn yung decision. At dagdag ko na rin sa mga hindi na-include sa parts 1 and 2 ng Unique Battles, last year ay nasundan na ang first ever subtitle battle ni Sharoon at Saito. Smaglas laban kay Sharoon naman and feeling ko hindi pa ito yung last time na mangyayari to. The streets know I'm an idol. Traffic jam. They ain't come here to see you talk about my battle brand. They came here to see you get bodied by the white boy on the Alaska can. Then you have yung mga rare outcome ng battle, yung mga laban na sa sobrang tiket ay napiling gawing tabla na lang ng mga hurado. So far, tatlo pa lang ang officially na i-draw na battle sa FlipTap. Marshall Bonifacio versus Fangs, M-Site versus Krega at Rapido versus Acer. Ang boto, 5-0 para sa inyo lahat kasi wala talaga nanalo. Patas na sabi lahat ng champion. Boto ng hurado! Patas silang pareho. At doon na nga nagtatapos ang video natin ngayon. Kung tingin nyo may na-miss ako, comment nyo lang yan sa baba para sundan pa natin to. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa ating channel, click mo na ang subscribe button para ma-update ka lagi pag may bago tayong uploads. Next time ulit guys, peace! So wala mag-shoutout sa Hip Hop Heads TV para updated kayo sa kung ano man nangyayari sa FlipTap at para mamulat na rin kayo kung ano man nangyayari dito.
Yo, MZake nga pala, shoutout sa Hip Hop Heads TV. Yan, patuloy lang sa paggawa ng mga matatalinong content, mga tol. At yun, congrats at more power pa sa inyo lahat.